Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel and this is Beamer Martin. Alam ko, nag-click ka sa video ko dahil nakita mo kung paano ko gumaling sa acid reflux or GERD na tinatawag nila. So ngayon, i-share ko sa inyo kung ano bang update na ngayon sa akin. Kung bumabalik ba yung symptoms ng GERD, wala na ba akong nafe-feel. At mostly, madalas tinatanong sa akin kung ano yung mga pagkain na mga kinakain ko, ba't ako gumagaling, or ano yung mga vitamins na tinitake ko, at marami pang iba. So, kung bago ka lang sa YouTube ko, don't forget to subscribe, click the notification bell para updated ka sa next video natin. So, without further ado, let's begin! So, ang daming nagtatanong talaga sa akin kung paano daw ako gumaling within 2 months. Yes, totoo yan. Within 2 months, gumaling na talaga ako. At nung una, sobrang hirap kasi ang dami mong mafe-feel, ang daming mga nararamdaman mo na hindi unusual or unusual para sa'yo. Parang ganun. So, sobrang hirap talaga magkaroon ng acid reflux dahil lahat na mga feeling mo, may ganito ka, may ganyan ka, pati anxiety, panic attack, palpitation, sobrang dami talaga. So, isishare ko sa inyo kung ano yung mga nakakatulong sa akin, even yung mga foods na mga kinakain ko everyday. So, ngayon, ibibigay ko sa inyo or isishare ko sa inyo kung ano yung mga pagkain or madalas inuulam ko. So, I make a slideshow kung ano yung mga gulay na kinakain ko. Okay, so here it is. So, ayun sila guys. Yun yung mga kinakain ko mostly. Sobrang halos 2 months or I mean 1 month. Yes, 1 month. Yun yung mga gulay ko. Madalas isda, sabaw. Minsan nga eh, nagugulay na lang ako. At isa sa nakakatulong talaga sa akin, yung okra po. Yes, totoo yan, yung okra. Kasi isa sa dahilan ba't gumaling ako sa GERD is dahil siguro sa okra. Dahil nung first talaga ng sumpong ng GERD ko or acid reflux, ang first symptoms talaga is yung bara sa lalamunan. So, marami akong nakita mga testimony na isa daw sa dahilan yung bad bacteria sa lalamunan natin or palaging busog, parang ganun. Pero minsan, hindi naman ako busog. So, ayun, iniwasan ko yung mga pagkain na gusto ng bad bacteria natin, yung mga inflammation foods, kagaya ng mga may sugar, so may kanin, iniwasan ko yan. Actually, sobrang laki ng pinayat ko eh. 56, nagiging 50 na lang. So ngayon, medyo okay na ako. Bumalik na sa 54 yung timbang ko. Hindi ko alam kung 54 ba talaga kasi doon ako nagpapatimbang sa aming health center. So, ayun, 54 po yung lumabas. So, I hope na totoo yung 54 na yun. So, hindi naman ako nakatry din na magpa-test ng kilo ko, yung para magpapakilo ako, pero dun lang talaga, so 54 talaga yon. And then, isa din sa nakakatulong sa akin po is yung water talaga. Dati, hindi talaga ako umiinom ng water, pero ngayon, lakas makainom ng water. Pero ayun nga, marami din yung mga way kung paano uminom ng tubig. Ganito yun guys, ang daming nagtatanong, oo nga, umiinom naman ako ng warm water pero wala namang nangyari. Hindi kasi ganun yun guys, ganito kasi yun. Every morning, sa akin lang ha, based sa experience ko, every morning is uminom ako ng isang basong tubig na maligamgam.
And then, kapag naubos ko na yun, pero hindi ko as in binibigla yung pag-inom ko ng tubig. Sometimes, ano, ganito yung ginagawa ko. Yung isang basong tubig po is parang nagkakape ka lang, yun. So, after 30 minutes, kailangan nakaubos ka na ng one half water, ganun, isang basong tubig, one half na ubos mo na. So, minsan, mag-exercise ka. Actually, sobrang init dito sa taas eh. So, ayun nga. And then, after that po is, pagkatapos kong uminom ng isang basong tubig, minsan, so ngayon, is nagagatas na talaga ako, guys. Ito yung nagagatas na talaga ako. So, ayun. And then, mamaya-maya, pagkatapos kong uminom, minsan kasi nagatas ako, minsan ginger tea yung ginagawa ko. So, after that po is, ayun, kumain na ako. And then, yung kain ko is, hindi talaga ako nagpapalipas ng oras para kumain. May time limitation ako sa pagkain. So, kumain ako alas 7, and then sa tanghali naman, sa umaga, alas 7, sa tanghali, kumain ako ng 11 or 11.30, hindi 12. Yes, kapag nakakain ako sa 12 or kapag sa 12 na ako kumain, is ano po, kumain muna ako ng saging or Skyplex, pero trigger ako sa Skyplex, guys. Sobrang sumakit yung sikmura ko, pero yung ano, yung ribis ko, hindi naman. Sobrang mainit dito, guys. Wait lang, guys. Sobrang init talaga dito. Actually, ngayon, medyo okay na talaga ako kasi yung taba ng mukha ko is bumabalik na. Sobrang nakagaan sa pakiramdam yung wala ka nang iniisip araw-araw. Yung pagising mo, ay, thanks God, wala na talaga. Actually, hindi na ako sinusumpong ng, yes, totoo yan, hindi na ako sinusumpong ng acid reflux ko or GERD. Sa awa ng Diyos, ganun lang talaga, guys. Sa almost 2 months, no, bawal kainin. Lahat ng mga bawal, huwag mong kainin. And then, drink vitamins. Take vitamins po. Yung, sa akin kasi ginagamit ko is yung 24 alkaline C, non-acidic vitamin. So, sobrang effect naman talaga sa akin. At saka, yung free na Lactodep probiotic, naubos ko na lahat, guys. Ngayon, nag-o-order na naman ako. Pero, hindi na yung 24 alkaline na non-acidic. Yun na yung parang nasa uno. Yung ano tawag doon is yung 24, ay hindi 24, yung sodium ascorbate 1, Ultima C, yes. Pampataba daw yun, guys. So, ayun, tinatry ko. Pero ngayon, hindi ko pa nakuha yun kasi dinideliver pa lang. So, ayun na nga, guys, no. Share ko din sa inyo kung ano pa bang ma-share ko sa inyo, guys. And then, yun nga. So, sobrang laki ng pinayat ko. Then ngayon, kumakain ako ng kanin, ganun, guys. Sobrang, hindi ko talaga alam eh. Dati kasi may nakikita ako umaabot ng 5 years, 3 years, 4 years. Sobrang hirap talaga ng may ganun. Pero sa akin lang is 2 months gumaling na talaga ako. Basta ganun, guys. Kapag hindi kayo gumaling sa mga pagkain na kinakain mo kahit umiwas ka na ng bawal, iwasan nyo po yung stress. Yan po yung dahilan eh. Yung stress, yung mga ano, yung mga anxiety, yung mga uncontrollable, wow, uncontrollable. Basta guys, iwasan mo yung stress level mo sa katawan kasi yan yung dahilan ba't hindi ka gumaling sa acid reflux mo. Kung ikaw ay stress, sumanap ka ng magandang mapaglibangan mo para ikaw ay hindi makapil ng stress. Kung minsan makakafil tayo ng stress, uminom muna tayo ng tubig, and then mostly kasi ako na stress talaga ako sa family ko dahil doon din yung acid reflux ko po is dahil sa family ko din, sobrang stress ko sa kanila kasi yung panaygawa ng mga maling information. So, ayun, guys, isa sa nakakatulong talaga sa akin, guys, is yun nga, yung okra. Try nyo po yung okra, guys. Laga kayo ng okra or kahit na may isda, lagyan nyo po araw-araw, try nyo po. Then, iwasan ma-stress at saka bawal ko, huwag kumain ng bawal. Ako, guys, I mark my words na hindi na ako iinom ng kape, soft drinks, at alcohol. Totoo yan.
di na talaga ako uulit pa dahil yun eh, acidic na tayo. So, kumbaga, kailangan lang natin i-balance yung acid natin sa katawan. So, ayun guys, dati palaging para yung lalamunan, digay ng digay, utot ng utot. Ngayon, I feel comfortable na talaga. Wala na talaga akong na-feel sa sarili ko. So, ayun guys, sobrang thankful lang talaga ako na kundi dahil sa page din ng acid reflux, oh my God, doon din ako nakakuha ng mga information dahil hindi pala ako nag-iisa, madami pala kami. So, sobrang thankful ko lang din sa kanila. So, shout out sa inyo guys. Tibayan nyo lang yung loob nyo, gagaling din po kayo. So, I think dito lang, kung may any comments kayo na hindi ko po nasabi dito sa vlog ko, comment lang kayo sa baba guys dahil free ako, 24/7 naka-reply sa mga comment nyo. So, kung may any comment kayo, basta chat nyo lang ako in person, ilalagay ko sa link ko yung FB name ko. So, hanggang dito na lang guys. Kung bago ka lang, huwag mong kalimutan i-subscribe, click the notification bell para updated ka sa next video natin. Okay guys, thank you for watching. Have a good day at ingat kayo lagi guys. Drink your water. Yes. Then eat your meal in exact time. Yun lang po. Huwag magpapalipas ng gutom pare-mare para ikaw ay gumaling. Hanggang dito lang po. Bye-bye. Don't forget to subscribe.